Hey guys, welcome back to my channel. So for today's video is, ayun guys, meron na naman tayong gagawin tutorial. And itong tutorial na to guys is, paano ba tayo mag-re-upload ng video ng iba sa YouTube without copyright strike? So alam mo naman guys, yung copyright strike, yun yung isang pinagbabawal ng YouTube na pag magkaroon tayo nito is pwedeng mawala yung channel natin, yung ginawa natin. So sayang lang yung mga paghihirap natin sa YouTube channel natin kung buburahin lang pala ito ni YouTube. So talagang kailangan maingat tayo sa mga pag-upload natin sa ating YouTube channel. So ito guys, ituturo ko sa inyo kung paano ba ito tayo mag-re-upload ng video ng iba pero hindi tayo makakakuha ng copyright strike. So kung interested kayo, just keep on watching. I-search nyo lang guys kung ano yung gusto nyo i-re-upload sa video nyo. Ayan. So, halimbawa, magbigay tayo ng TikTok compilation. Ayan. So, mag-search tayo. Pero kayo na guys, bahala kung ano yung gusto nyo or trip nyo i-upload or re-upload sa video nyo sa YouTube channel nyo. So, kumari itong TikTok compilation pa. Ayan. So, ayan. So, ito guys yung mga lumabas sa TikTok compilation. Ayan. So, maraming lumabas. So, ang gawin nyo guys, dito sa my upper right side, dito sa may, ayan, ituturo ko sa inyo ito. Punta kayo dyan. Then, ito guys yung lalabas. So, punta kayo dito sa Creative Commons. Ayan, so, pindutin nyo yan. Ayan, so, ayan siya. Then, pindutin nyo itong apply. Ayan, so, nag-apply na siya guys. Tapos, ganito na yung mga lumabas. Ito na yun. So, ito guys, halimbawa, ito yung pinakaunang lumabas. Ayan, pindutin natin yan. So, ayan guys, yung isang sample nang labas doon sa Creative Commons. So, ito guys, yung mga pwede nating video na pwede nating i-re-upload. Ayan, so para ma-sure, punta kayo dito sa my description box. Ito, tignan nyo to, kung may nakasulat na Creative Commons. So, ayan guys, kung nakikita nyo, may dito sa baba nakasulat na katedi. Tapos yung license, ayan, nakasulat yung Creative Commons Attribution License, tapos yung Reuse Allowed. So, ibig sabihin yan guys, pwede natin siyang i-re-upload or pwede natin siya ulit gamitin kasi nakalagay naman Reuse Allowed, ayan. So, pwede natin siyang, yan lang guys, yung lagi natin i-check kung may nakasulat ba siyang ganyan. So, ayan, kung pwede na natin yung ma-upload, tapos ang gawin nyo lang, i-share nyo lang yun guys, tapos i-copy link nyo. Then, yung tinuro ko sa inyo guys, napupunta lang kayo dun sa Chrome, tapos punta lang kayo dun sa YPMP3, yung YouTube downloader. Then, i-download nyo lang yun guys, tapos pwede nyo na agad i-upload na rin sa YouTube channel ninyo. So, ayun lang guys, ayun, di na kayo makaka-copyright strike nun, kasi nga, pwede naman siyang ma-re-upload ulit, kasi naka-reuse allowed naman. Guys, kung na-re-upload nyo na, tingnan nyo lang yan, then punta kayo guys sa gaming, ganyan. So, pipindutin nyo tong gaming. Kung yung nire-upload nyo na video is tungkol sa ML, gano'n, yung mga naglalaro ng ML, ayan, gaming, gano'n. Tapos kung sa mga nakakatawa yung mga nire-upload nyo, ito, comedy, gano'n. Tapos yung mga, for example naman, yung mga nagtuturo, ganyan, education, ayan. So, kayo na guys, bahala nun kung saan nyo siya ilalagay na kategory. Kung halimbawa, kanta, mga kanta, ganyan. So, ilalagay nyo lang music. So, gano'n lang guys, kadali. Then, next guys, pupunta kayo dito sa License and Rights Ownership. So, pupunta kayo dito guys. So, pindutin nyo lang yan. Then, dahil nga, nire-upload nyo yung video na yun sa Creative Commons, pindutin nyo tong Creative Commons Attribution. Ayan, pindutin nyo lang yan guys. So, ayun na yan. Pwede na yun. Hindi na kayo maka-copyright strike. So, ganun lang guys. Kadali. So, ayun guys. Sana may natutunan kayo. And, thank you guys for watching. So, yun lang guys. Kung nagustuhan nyo yung video na to, please give me a thumbs up and don't forget to subscribe and hit the ring bell notification.